Noong 1956, isang pangkat ng mga minero ang nagdala ng isang French professor na libu-libong metro sa ilalim ng lupa upang mangolekta ng mga sample para sa kanyang mga suk. Gayunpaman, naganap ang pagguho ng lupa na nagtrap sa kanila sa ilalim ng lupa. Habang naghahanap ng labasan, napadpad sila sa isang Sirwa Pikti at aksidenteng nagising ang isang maalamat na mabangis na halimaw. Ang pelikula pagkatapos ay lumipat sa 1856, kung saan ang isang operasyon ng pagmimina sa France ay naharap sa isang nakakatakot na insidente. Habang sinusubukan ng mga minero na patayin ang mga nasusunog na gas, nakatagpo sila ng isang misteryosong nilalang na may matalas na kuko. Ang isang kandila ay ibinagsak, na nagdulot ng pagsabog na nagbibitag sa mga minero sa ilalim ng lupa at hindi na sila muling natagpuan. Fast forward makalipas ang 100 taon sa Morocco, isang lalaking nagngangalang Amir na nakipaglaban sa kahirapan ay naintriga sa isang trabaho sa pagmimina sa France na mahusay ang sweldo. Sa kabila ng mga hamon, handa si Amir na kunin ang trabaho upang mapabuti ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Sa proseso ng pagpili, si Amir at ang kanyang kaibigan ay minarkahan bilang hindi karapat-dapat para sa trabaho dahil sa isang ubo at pagiging masyadong matalino, ayon sa pagkakabanggit. Nagpasya si Amir na dayain ang sistema na minarkahan ang kanyang sarili bilang angkop para sa trabaho. Bilang resulta, siya ay ipinadala sa Devil's Island, ang pinakamahirap na operasyon ng pagmimina. Samantala, dumating si Professor Berthier sa lugar ng pagmimina at kinumbinsi ang tagapamahala ng Seat, si Fear, na payagan siyang pumunta sa ilalim ng lupa kasama ang mga minero. Sa kabila ng mga alalahanin ni Fear, ang suhol ng Professor ay humahantong sa kanyang pag-aproba. Habang nasa mga minahan, isang aksidente ang nangyari na nag-iiwan ng isang minero na malubhang nasugatan. Ang pinakamahusay na minero sa site, si Roland, ay tinawag sa opisina at ipinaalam tungkol sa pagdadala kay Professor Berthier sa ilalim ng lupa. Nag-atubili, sumang-ayon si Roland. Ang pangkat ng mga minero, kabilang si Amir, ay nagtitipon at nagtungo sa minahan. Nakatuklas sila ng isang nakatagong kuweba at nagpatuloy sa kanilang misyon. Sa kalaunan, nawala sa paningin nila si Professor Berthier, ngunit natagpuan ang mga labi ng isang tao na naunang pumasok sa kuweba. Nakatagpo din sila ng mga madugong sulat sa dingding. Ginulat sila ni Santini sa pamamagitan ng pagpapakita na may kalansay. Sa muling pagsasama nila, napansin nila ang pagkutitap ng liwanag at nakita nilang kumukuha ng litrato ang Propesor.
Hinarap nila siya sa pagtakbo nang wala sila, at nagtanong tungkol sa mga inukit sa dingding. Ibinunyag ni Professor Berthier ang kanyang paniniwala sa isang lihim na Sierra Wapiti sa Devil's Island at nagpa siyang lumusot sa pader. Matagumpay silang nakapasok sa Sierra Wapiti at nangolekta ng mga sampul mula sa mga dingding. Sinaliksik ni Lewis ang Sierra Wapiti nang mag-isa, ikabila ng mga pagtutol ng iba na nag-atubili na pumunta. Ginabayan ni Lewis ang koponan upang matuklasan ang mga labi ng mga nakaraang minero sa isang Sierra Wapiti. Sa loob, natuklasan nila ang isang sarcophagus na ipinaliwanag ni Professor Berthier na napakahalaga. Biglang nagkaroon ng pagtatalo sa pangkat. Ngunit bago pa ito lumaki, isang pagyanig ang naging sanhi ng pagbagsak ng kuweba na nahuli si Professor Berthier at ang mga minero. Sa kaguluhan, nagtamo ng mga pinsala si Santini at tinangka ng team na iligtas siya. Samantala, naligaw si Amir at napadpad sa isang sarcophagus na may susyan. Nangibabaw ang pagkamausisa sa kanila, at binuksan nila ito upang ipakita ang isang yaman ng mga kayamanan. Gayunpaman, ang kasakiman nina Lewis at Polo ay nagdulot ng hidwaan. Biglang, isang nakakatakot na ungol ang tumusok sa hangin, at isang halimaw na nilalang ang sumalakay kay Polo. Ang koponan ay desperadong sinubukang iligtas siya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakalulungkot, pinatay din ng nilalang si Santini. Habang patuloy na naggalugad ang koponan, natuklasan nila ang mga inscription at nakatagpo ng isang maalamat na nilalang sa isa pang silid. Thank you.
Nakapagtataka, lumabas ang nilalang mula sa walang buhay na katawan ng kabayo ni Polo at nakulong si Professor Bertier. Sa pagtatangkang pigilan ang nilalang, isinara ni Amir ang silid. Ang mga tensyon ay sumiklab sa pagitan ni Amir at Luis, na nagresulta sa isang mainit na pagtatalo. Desperadong naghanap sila ng rutang tatakas. Sa kasamaang palad, kapwa pinatay ng nilalang sina Luis at Miguel, na iwan lamang sina Roland at Amir. Sa isang nakakatakot na pangyayari, inatake ng nilalang si Amir, hinila siya palayo, habang si Roland ay sumisigaw sa dalamhati, napasigaw si Roland sa kawalan ng pag-asa nang mapagtanto niyang nawawala ang kanyang buong koponan, at nag-iisa na siya ngayon. Determinado siyang mabuhay, nagpatuloy siya sa paghahanap ng labasan, habang si Amir ay nagkamalay at natagpuan ang sarili sa isang pulang silid. Natuklasan niya na si Luis ay buhay pa, ngunit hawak ng nilalang, na nakaupo sa isang trono, nagpapakita ng salamin habang hinihila niya ang ulo ni Luis. Lumapit ang nilalang kay Amir na handang saktan ito, ngunit hindi inaasahang nasaksak ni Amir ang nilalang bago tumakas. Walang patutunguhan na tumakbo si Amir hanggang sa makatagpo siya ng tumpok ng buto ng mga naunang biktima ng nilalang. Hindi pinapansin ang mga tunog ng crunching, narinig niya si Roland na tinatawag siya. Umakyat sila, kasunod ang nilalang. Nang makakita si Amir ng isang pampasabog na posibleng pumatay sa sinaunang halimaw sa kuweba, nagpasya siyang bumaba muli. Nakita ni Roland ang sinusubukang gawin ni Amir at sumama sa kanya para tumulong. Alam nila na ang pagpapasabog ng mga singil ay hindi lamang papatay sa nilalang kundi pati na rin sa kanilang sarili, ngunit handa silang isakripisyo ang kanilang sarili. Sama-sama nilang pinasabog ang mga pampasabog. Maraming salamat po sa panonood. Please comment, like, share and subscribe for more upcoming movie recaps of Film Focus Recaps Channel.